Rebook ang puso ni Abby. High school po. High school? Yes. Parang first love ba yan? Not so po. Pero siya yung first ever legal po na boyfriend po sa parents. First legal? Yes po. Pinakilala sa magulang? Yes po. Pumayag si mami? Parang iba'y tingin mo, mami. Kaya nga eh, sumagot si yung Tita Jacqueline. Yung una po, hindi talaga ako pumayag kasi nga bata pa Bagets siya. Pa, oo. Ilang taon na po ba si Abby nun, nung itong relationship na to? 15 years old. Ano pong sinabi niyo kay Abby? Bakit nung hindi kayo pumayag, paano niyo po in-express kay Abby? Nung time na nalaman, hindi ko talaga totally pa alam. Mm. Pero nung nalaman ko, kinausap ko siya. Mm. Paano po niyo nalaman? Kasi nung time na noon, late siyang umuwi. Late siya umuwi. Oo, kasi pag galing sa school, diretso naman siya sa bahay. Mm-hmm. So nung na-late siya, nagulat ako bakit wala pa. Mm-hmm. Kaya nung time na noon, eh, medyo malapit lang yung school sa bahay na tinitira namin. Kaya pinuntahan ko siya. Naku po, wala po ako sa school. Ay! Hindi ka pumasok? Hindi po. Nag-date po after class. After class. Pero ang paalam ko po kasi sa kanya, nasa school ako may intrams po. Oh. Tapos pagdating nyo doon, walang intrams? Wala. Oh my God. Ano po kung dati ang badminton, ang palo seco. Palo seco. Palo seco. Palo seco. So ano pong sinabi niyo? Tumawag po kayo kay Abby noon? Oh, nung time na noon, wala siya sa school. Nung pag-uwi niya, doon ko na lang siya kinausap sa bahay. Ah, so hindi niyo po siya talaga nahanap sa school? Hindi. Hindi niyo siya nakitang may ka-holding hands? hindi ko siya nakita. Oo. So nung pag-uwi, anong sinabi mo, Abby, kay mami? Ano po, sabi ko, umalis lang po kumain sa summer po malapit sa school. Tapos nagalit po siya kasi hindi po ako nagpaalam. O, syempre. Opo. Pero kasi hindi rin po, kahit po magpaalam po kasi ako sa kanya, hindi na rin naman po ako papayagan. Papayagan mo ba ako nagpaalam, mami? Hindi din. Oh, hindi din. Kaya anong gagawin mo dun? Di ka papayagan, di ka nagpaalam. Ano magandang gawin? Hindi pumunta, syempre. Opo. Pero dahil pasaway po ako. Oh. Bakit mo piniling makipag-date nung time na yun? Sinuway mo si mami, tama ano si po, kasi nung time na nun, stress na rin po sa school. Tapos po, medyo may pagka-strict din po kasi si mama. So, kapag kailangan ko rin pong makahinga sa bahay, gumagala po ako. Oo. At saka crush mo rin siguro. Ah, yun din po. Pero kami na po kasi nung time na nun. A boyfriend. Sinagot mo na, parang ganun. Kaya kayo nag-date. Mansary nyo ba yun? Hindi po. Wala lang po. Lumabas lang kayo. Lumabas lang po. Just a normal, ordinary day. Ikaw ba nung high school ka, may boyfriend ka? Puppy love. Mga tahol-tahol lang siya. Tahol-tahol lang siya. Ano yung puppy love? So, kaya tahol-tahol lang siya. Tahol-tahol lang. Saan mo napulot yung puppy doon? Hindi ko alam. Sabi lang nila pag gano'ng puppy love, from 7 a.m. to 4 p.m. Lang kayo mag-jowa, di ba? Ah, ganun. Kasi pag sa school time lang. Pag-dismissal, hindi na kayo. Pag-dismissal, kanya-kanya na kayo. Kasi ganun din ba yung sa inyo, Abby? Ay, hindi po. Or talagang serious na? Fourth year na eh. Paano mo nasabing serious na at gusto mo talaga siya? Nung una po kasi, hindi pa po talaga totally serious. Kasi po, ang nangyari po sa amin is, ex po siya nung kaklase namin. Na nasa circle of friends po namin. Ah, okay. So parang ang nangyari po, nung naghiwalay po sila, sa akin po kasi lumapit for comfort. Tapos po, ang time na nun po, parang mag-best friend lang po. Kasi that time, parang ako rin po, may nirarant sa kanyang other. May ibang tao. May nirereto kang iba? Hindi po, may nirarant po ng ibang. Siya. Ah, oh, nirarant. Okay, tapos, sorry. Tapos hanggang sa nagkaintindihan po, tapos nagka-developan. Tapos yun po, ganun siya. Tapos nung first month po namin, muntikan na rin po kami maghiwalay. Kasi akala ko po, mahal niya pa po yung ex niyang kaklase namin. Kasi nasa isang section lang po kami. Oh, nalaman ba ni mami na ganun yung sitwasyon? Nung una, hindi din. Kasi umamin si Abby. Siya yung tipong talagang malihim na tao. Kaya nung time na nalaman ko, nagalit ako. Mm-hmm. Kinausap ko siya. Sabi ko, bata ka pa. Sabi ko, alam mo naman yung tama't mali. Uh-huh. Sabi ko, siguro dahil sa masyado akong protective sa kanya, kasi isang anak lang siya. Ah, isang anak lang. Tapos babae pa. O parang tapos wala ang papa niya nasa abroad. Mm. Kaya ganun na lang ako kahigpit sa kanya. Paano nyo alam na alam niya yung tama at mali?
That's a good question. Hindi, diba? Yeah. Ano bang batayan ninyo? Ano ba ang tama? Hindi, kung sa pag-aaral naman talaga, talagang totally nakapokus naman siya sa pag-aaral. May mga priority. Malinaw yun. Kaso nga lang, ayoko pa kasi bata pa nga siya. Mm-hmm. Kasi nga, natatakot din ako. So, kumbaga, tita, yun lang po yung dahilan kung ba't ayaw niya. Dahil bata si Abby, hindi dahil nakilala niya yung lalaki, tapos may nakita kayong mali sa kanya. Wala naman. Wala naman. Pero na-meet niyo po yung... Oo, na-meet ko naman siya. Ex ni Abby. Mm-hmm. Pinakilala ni Abby na, Mami, ito nga po pala yung boyfriend ko. Yeah. Noong time na nun hindi, sa bahay ko na nalaman na talagang sila na pala. Kasi na... siguro, natatakot din siya. Mami, anong first impression niya dun sa ex ni Abby? Yung first impression ko naman dun sa ex niya, mabait naman. Mabait wala naman akong masasabi. Ano yung second impression? Oh, merong second? Okay. Kasi unang tingin yung first impression eh. Yung second mukhang masipag sa bahay. Ah, marunong sa gawaing bahay. Ba't natatawa si Abby? Bakit? Totoo kasi. Totoo, totoo. So, nung nakita na ni Mami yung good side ni ex, kailan niya talaga totally tinanggap na? Totally natanggap na po sa side namin is almost 2 years na po kami. After 2 years na kayo na? Na po. Talagang tanggap na tanggap. Ano yung effort na ginawa ni ex na na-appreciate ni Mami? Lagi po siyang nasa bahay every time na uwian po namin. Pupunta siya sa bahay. So either po magme-merienda kami together ni Mama. Since si Papa nga po nasa abroad, dalawa lang kami sa bahay. So, yun po. Tapos, naging tatlo kayo. Effort. Opo. Tapos, effort talaga siya, Mami. Sinusuyo ba niya ang Mami mo? Parang dalawa yung nililigawan niya.